What's up sa inyo mga ka-birdie? For today's video mga ka-birdie, yan, kasama ko yung mga look girl natin. Siyempre, look girl ko pa, na laging nakabangs. Ayoko mo na. Ikaw din, ano? Siyempre, bangs. Ano ba tawag yan? Ano yung sinasabi nila eh? Yung buhok na pumuputok. Winit ako kami. Bangs. The Bangs family. Bakuros. Dapat ba nakabangs din naman ako? Ah, pwede yan. Ang pangit. Ito mga ka-birdie. For today's video nga, ito yung mga ibon natin. Oh, nandiyan yung mga YB natin, hindi kasama ngayon yung sila. Siyempre, itong mga to. Tagal-tagal na hindi nakawag content sa mga kalapati natin dahil puro acting tayo ngayon. Ito si Cookie. Dito naman si Bito sa kabila. O, oh, alagang look girl, Buna. So, yan, totoo ba? Totoo ba? Sino yun? Sino yun? So, ito mga ka-birdie. Papakita ko sa inyo mga ka-birdie yung mga kalapati natin. Siyempre, magbo-voice record ako. Para makita nyo ngayon yung mga content natin, yung mga YB natin. Dahil mga nagsisiyabahan na yung mga pakpak nila, baka malate tayo mga ka-birdie ng pag-impo sa inyo. Hindi, nawala na sila. So mas maganda mga ka-birdie na makita nyo sila bago man sila mawala. Ni-joke lang mga ka-birdie. So tara, check natin isa-isa yung mga kalapati natin. Let's go! At ito na nga yung mga kalapati natin mga ka-birdie. Umpisan natin dito sa checker. Hindi ako nagkakamali mga ka-birdie. Anak to ni tatay ni Bito mga ka-birdie. At saka yung Beckard Jansen natin. Yung tatay pala ni Bito mga ka-birdie is lying ng Beckard spot. Kung nadidinig nyo mga ka-birdie yung mga lines nila parang hindi mawawala. Pero sa kasamaan palad mawawala mga ka-birdie dun lang sa kanto. Di ko nga makakalimutan mga ka-birdie yung uling post natin. Ayan nga oh. Kaya balik tayo sa content natin mga ka-birdie. At kung napapansin nyo mga ka-birdie, mahaba na yung pakpak ng kalapating ito. Yung konting panahon na lang mga ka-birdie, di na magiging atin dahil mag-o-overfly na. Naalala ko nga minsan yung sinabi ng mentor ko. Sabi niya sa akin, pag nasa loob ko pa, akin pa. Pero pag pinakawalan ko na, maaaring hindi na sa akin. So kabilang talaga sa pag-iibon yan mga ka-birdie, sangkap ba ng halo-halo kumbaga. Yung tipong itlog pa lang mga ka-birdie, nilagaan mo, din mawawala lang pala. And then dito naman tayo mga ka-birdie sa kalapating hawak ni Look Girl Bunak. Kung di ako nagkakamali mga ka-birdie, anak to nung ano natin, Crack 52 at saka ni B2 mismo. At kung nakikita nyo nga mga ka-birdie, nandiyan pa yung mga pinasingaw natin pakpak sa kanya. Pero kitang kita naman mga ka-birdie yung mga tumutubo sa pakpak niya. Yan nga, papakita ko nga dito. Pagkaganito na mga ka-birdie na umahaba na yung pakpak ng kalapati ko, naaalala ko yung mga araw na bago-bago pa lang ako nag-aalaga ng kalapati. Pagka nakakakita na ako ng ganyan nahahaba na yung pakpak ng kalapati ko mga ka-birdie, nahuhulugan na malapit na yung karera. Pero iba ako mga ka-birdie, napakainit talaga dito sa loob natin. Kita nyo lang akong ganyan pero mga ka-birdie, pawis na yung kilikili ko. Dito naman sa Grisel dito mga ka-birdie, natubo na din yung pakpak niya. Kabilaan yan mga ka-birdie. Oh. Kung di ako nagkakamali mga ka-birdie, wala pang 3 weeks mula nung binunutan natin itong mga to. At kung napapansin nyo din mga ka-birdie, pearl eye to. Kasi yung nagpiniser natin mga ka-birdie na si Cookie, hindi siya pearl eye mga ka-birdie. Kulay orange kasi mata nun, mga ka-birdie, matang netoy. Pero sabi ko nga mga ka-birdie, wala dyan sa itsura ng kalapati kung magiging finisher siya o may speed siya. Pinakamahalaga pa rin mga ka-birdie, masubukan natin yung kalapati natin sa karera. Speaking of matang netoy mga ka-birdie, ito yung example natin, medyo madilim-dilim pa. So ito yung blue bar natin mga ka-birdie na anak ng Japan. Nakakross naman to mga ka-birdie sa Becker ni Ninong Rommel. Gaya ng ibang minunutan natin mga ka-birdie, same din, tumutubo na din yung mga pakpak nito. Ito naman mga ka-birdie, yung checkered na hawak-hawak ni Luke Gurkotak. Kapatid yan mga ka-birdie, ng kanina pa lang na pinasok natin. So Japan din yan mga ka-birdie, nakakross sa Becker. Di nga lang alata mga ka-birdie, pero magkapatid yung dalawang yon. Dahil kasi mga ka-birdie, ito yung second clutch. Ito naman mga ka-birdie, alas kompleto na yung pakpak niya. Kaya ilabas na natin sila. Ayun nga mga ka-birdie, dahil sobrang init dito sa loob natin, yan, di maiwasan na pagpawisan tayo. So ito yung mga kalapati natin na pinediring nga natin. So kung napansin nyo, lima lang to mga to. Dahil may nawawalang isa. Yung isa mga ka-birdies, nandun siya dun sa stockage natin. Ito kasi nakaraan araw mga ka-birdie, so nagkasakit yung kalapati natin. Kaya pinili ko muna na separate siya kesa sa ihalo sa mga ibon natin. So delikado mga ka-birdie. So kasi itong si Harden is inahagis natin kasalukuya para makahabol. Dito ka ricotta, yan ka red. At saka dito kay ano yan, Jordan. Samaan palad mga ka-birdie na wala na yung kapatid niya. Kung naalala nyo si Uno, hindi na siya nakabalik dito sa loob natin. Matagal natin siyang inintay pero matagal din siya. Di ko alam kung bakit hindi na umuwi. Pero ganun talaga mga ka-birdie, kabilang sa pag-iibon yung mawalan ng kalapati. Ilabas na natin itong mga to para makita nyo din mga ka-birdie kung anong gagawin nila for today's video. So ngayon lang ako nandito sa bahay ngayong Linggo. So halos nakakakita niya si Lupgar Bunak. So alam niya lahat ng nangyayari sa mga ibon natin dahil siya nga nagbabantay, di ba? Ah, mga ka-birdie, yan makikita mo kung gaano katigas yung mga ibon mo. So alam ko yun mga ka-birdie, at sigurado makukulit na tong mga to. Lalong-lalo na pagka lumipad na tong mga to, sigurado mas kukulit pa. Kaya tara mga ka-birdie,
Let's go! Lumabas na nga kami, Mangka Birdie, para mailabas na natin itong mga YB natin. Dahil ang sabi ni Garbunak, Mangka Birdie, sigurado magiging makulit itong mga ibon natin. Pero siyempre, Mangka Birdie, madalang lang tayo nandito sa bahay. Kaya babantayan natin, Mangka Birdie, kung anong gagawin ng mga ibon natin for today's video. At inilabas na natin, Mangka Birdie, yung unang ibon natin. Pangalawa naman, Mangka Birdie, yung blue bar na green yung singsing. At pangatlo naman, Mangka Birdie, yung blue bar na itim, yung anak ng Japan. At pagkatapos natin mailabas yung itim na blue bar, Mangka Birdie, nagkusang loob ng iba, oh. Lumabas na nga ng kusa. Kaya inayaan ko na, Mangka Birdie, baka mabalahibuan yung mga ibon natin. At kung nakikita nyo, Mangka Birdie, tuwang-tuwa pa ako dyan dahil madalang ko lang nga silang nakikitang ganito. Ano, Mangka Birdie, nandito tayo ngayon sa taas. So, sila, Kuya Mangka Birdie, nandito sa ilalim. Ayun, nandun sa duyan. So yung mga ka-birdie, ito yung mga ginagawa nila sa tuwing nilalabas natin sila sa loob, mga ka-birdie. So ito, hindi tayo masyadong lalapit dahil baka lumipad sila, mga ka-birdie. Parang overfly ba yan, ka-birdie? Oo, baka overfly. Kung napansin nyo, mga ka-birdie, lumalakas na yung pakpak nila kahit na hindi sila inagis, kusa lang sila lumabas doon sa T-box. Sa T-box natin. Sila. Kaya lumalakas na yung pakpak nila. Napag-aalataan na natin na lumalakas na yung mga ibon natin. So, continue, lugal ko ta. So, yun, mga ka-birdie. So, yun. Medyo naiya ako ngayon sa bangs natin, mga ka-birdie. Para tayo si, si Dora. Dora the Explorer. Sabi ko kanina, meron tayong kalapati na sineperate. So, ito, mga ka-birdie, papakita ko sa inyo. So, ito, kung nakikita nyo, yan, oh. Yan, yung mga ganyan itsura, sigurado pamilyar sa inyo. So, anak yan, Mang Ka-Birdie, nung crack 52 natin at saka ni B2. So, yan na lang yung inak nilang isa. So, alam ko, meron tong kapatid, di ko lang alam kung pumanaw na o siya na lang yung natira. Dahil kamukhang kamukha niya yung nanay niya. Ito, so, papakita ko yung nanay niya. Ang nanay niya ngayon, kasalukuyang walang buntot. Yan, oh. Yan. So, pinutputan ko ng buntot yan. Nung mga nakarang araw, tinanggalan ko ng mga buntot. Dahil nga, lusaw na. So, ayan, yung nanay niya. So, iniwalay ko siya, Mangka Birdie, kasi nagkasakit siya. Yan, kaya mas maganda na, yan. Yung ibon natin is magpahinga muna. Pero, based sa itsura niya, mukha nakaka-recover na. Yan, o. Oh. Tumapang na nga, Mangka Birdie, yan, o. Oh. Lumaki-laki na yung katawan niya. Hindi pa natin siya pwede pakawalan ngayong kasalukuyan dahil nga, ayan, medyo patulis pa, o. Oh. Delikado, Mangka Birdie, pagka pinakawalan natin yung ganyan. Baka alam natin yung mangyayari. Baka mawala pa. Or magkasakit ulit. Ayan na siya ngayon, Mangka Birdie. Yung anak ng crack 52 natin at saka si B2. At pagkalipas ng ilang oras, Mangka Birdie, ito na nangyari sa mga ibon natin. Yung iba, Mangka Birdie, nandito na sa landing board. Kagaya nitong Grizzle, Mangka Birdie, at itong Checker. At yung iba naman, Mangka Birdie, kasalukuyan nasa garay pa. Dahil nagustuhan nila yung araw. So yan, ano, Mangka Birdie, nagpapaaraw pa nga sila. Kaya kung nakita nyo ganyan yung mga ibon nyo, Mangka Birdie, natural lang yan. So hayaan natin muna sila, Mangka Birdie. Pagka nagutom din yan, papasok din yan sa loob. Pero buong akala ko lang pala yun, Mangka Birdie, kaya ito yung nangyari. So ito nga, Mangka Birdie, yung kalapati natin. So ganyan sila kakukulit. Bumababa sila sa flooring. Ayan o. Yung iba nasa itaas. Yung iba naman nasa flooring. Kaya mas maganda, ayaan natin muna. Ayan o. Para mag-enjoy naman yung mga kalapati natin. So madalang lang naman yan. Pero pagka sa tagalan, sigurado maiinis kayo pag nakakita kayo lagi ng ganyan. Ngayon naman, yung mga ka-birdie, kung tinatang nyo, anong ginagawa nila, yung mga tinutukwa-tukwa nila sa ilalim. Pagka hindi kayo nagbibigay ng greets, mga ka-birdie, talagang ganyan yung mga kalapati. Meron silang kinukuha para mga bato-bato, din nilulunok nila. So maganda naman yung sa ibon, Mangka Birdie, wag lang sobra. Yan, makakatulong sa pantunaw nila yung ginagawa nila na yan. Pero pagka nasa loob lang kalapati nyo, ronda lang din loob, ayaw yung padapuin sa lupa. Mas maganda, Mangka Birdie, bili kayo ng redstone yan. Mas ma-okay sa mga ibon natin. Lumipas yung ilang oras, so ito na yung mga kalapati natin. Ayan sila ngayon. So tatawagin na naan sila, mukhang gutom na sila, oh. Nagiging alis to pag nakikita na nila to. Yan, yung sun and rain natin. Hindi, patukato, Mangka Birdie. So, tara. Punta na at sa loob. Para magsipasukan na. Madali naman papasukin itong mga to, Mangka Birdie. Madali ibang tawagan, kumbaga. Yan. So, ito. Tawagin natin kung papasok. Yan, 1, 2. Three. Ayan, Mangka Birdie. Dalawa na lang. Dalawa na lang ba? Mukhang isa na lang, ah. So ito, Mangka Birdie. Yun, pumasok na. So ganun kadali, Mangka Birdie, papasukin yan. Gutom na nga yung mga ibon natin. So mukhang gusto na nilang kumain, kaya pumasok. So lima na pala yun. Hindi ko na mataan, pumasok na pala yung isa dito. Hindi ko alam dito kung itong blue bar yung pumasok na maaga. Okay, uli ko kasi nakita ito, eh.
Ayan. So, ayan mga ka-birdy, pakainin ko muna, then outro na tayo. So, abangan nyo yung mga shoutout natin mga ka-birdy. Kung nagpapa-shoutout kayo, siyempre, comment down below mga ka-birdy. So, sina-shoutout ko yung mga sa Facebook at saka sa YouTube mga ka-birdy. Yan na mga ka-birdy, pinakain na natin yung mga kalapati natin. So, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga ka-birdy. Kung nagustuhan nyo, like, share, subscribe mga ka-birdy. Huwag nyo rin kalimutan pindutin yung bell button natin para lagi kayong updated sa mga vlog namin. Para ganun. So, yan mga ka-birdy. So yun mga ka-birdy, abang-abangan nyo pala yung mga... Nagtuwa tayo 6-7. Tae yata. Abangan nyo pa yung mga nakakatuwa namin video at yung mga video namin sa kalapati namin. So yun lang mga ka-birdy, ingat! May nakalimutan ka, anong kasing pa-follow nila? Follow nyo na yung Facebook page namin, Ken Rosario. Follow lang, follow. Ayun mga ka-birdy, ingat! Ipangilag nyo yung bounce nyo.